Maaga na tapos yung party? Paano kami magtatagal doon? Eh, tinawag na naman ni Angeli na kriminal ang tatay ko sa harap ng maraming tao. At ito pa si Tita Johnny. Naniwala agad na may kinalaman ang tatay ko sa pagkamatay ng anak niya. Alam mo kung hindi kami umalis doon, baka nasagot-sagot ko na siya eh. Pero may respeto ako sa kanila. At hindi ko hayaang bastusin nila ang tatay ko. Hindi ba sinasabi kayo sa Antino yung totoo? Di ba nangako ka sa kanya? Santina, anak, kung umalis lang kaya tayo, para wala ng gulo. Tay, huwag niyo sabihin natatakot kayo sa kanila. Tay, wala kayong kasalanan. Hindi tayo dapat mabahala eh. At naniniwala akong kakampi natin si Ephraim. Hindi yon papayag na maagrabyado kayo dahil inosente kayo. Santina, mayaman sila, marami silang pera, marami silang koneksyon. Paano kung hindi nila ako sa kaso sa pagkamatay ng batang babae? Ay. Wala akong naalala na banggit ko sa inyo na batang babae yun ang matay na anak ni Tita Johnny. Bago tayo bumisita kay Tita Lisa noon, ganyan-ganyan din ikinikilos din yun. Parang takot na takot kayo. Na parang palagi kayo nagmamadaling lumayo. At ang pinakalala ko sa inyo si Tita Johnny, kulang na naipagtabuyan nyo siya eh. At si Ephraim, todo iwas kayo sa pagpapakita sa kanya. Tay, tumingin kayo sa akin. Totoo ba ibinibintang ni Angeli? Totoo ba na kayo nagsimula ng sunog? Na kayo yung dahilan kung bakit namatay si Glenda? Anak, magpapaliwanag ako. Tay! Tay, paano yung nagawa yun? Tay, akala ko mabuti kayong tao. Tay, bumatay kayo, tay. Tay, bumatay kayo. At tinakasan niyo pa yung kasalanan ninyo. Nagsinungaling ba kayo sa akin? Ha? Tay, paano na kayo nung konsensya niyo yun? Tay. Santina, pakinggan mo muna yung paliwanag ng tatay mo. Matagal niya nang gustong sabihin sa'yo, kaso... Alam mo, Ren? Alam mo, pero hindi mo sinabi sa akin? Pinagkaisaan niyo ako. Pinagmukhaan niyo akong tanga! Tina, sandali.